kahapon mo daw. Wala pa si Eduardo. Wala pa po. Alam mo na gagawin mo. Angelo, halika, samahan mo ako. No, I'm good. Sige, ikaw bahala. Tito, gusto ko sanang patunayan na tama lahat na iniisip natin kay Miss Powers. Natuso siya at pinapaikot na lang tayo. Baka sakaling makita naman ni Ina na may mga tama akong ginagawa. Iwan niyo na muna kami. Si Lia. Napauwi mo? Ayaw mo eh. Nakita mo na? Nakita mo ng kinalabasan dahil sa kabaliwan mo kay Amor? O dahil sa pagiging sinungaling mo? Pwede ba? Huwag ka nga magmalinis. Eh, ikaw rin naman sinungaling ah. Hindi ba't sinabi mo sa akin na nararamdaman mo na merong plano si Amor? Kaya ang sabi mo, di ba, hayaan lang kita. Itutuloy mo kung ano yung mga pinaplano mo. Lalapitan mo siya, kakaibiganin, palalambutin para wala siyang magawa sa atin. O tapos ano? Bakit? Ginawa ko yung planong yun. Para sa'yo, para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Nagawa ko naman ah. Napalambot ko si Amor. Napaamo ko siya. Naibalik yung dating Amor na kilala ko. Pero wala sa usapan natin na iwan mo ko. I have to win this election. I have to save myself. Ayub ka. Pakasama mo? Yun lang naman gusto mo makinig, di ba? Na ginawa ko lahat yun dahil sa ambisyon ko. Mas madali sa'yong tanggapin yun. Pero sana nga yun nga ang dahilan. Pero hindi. Hanggang ngayon, mahal ko si Amor. Nung tinago mo sa akin, yung klam mo nung gabing yun, lalong na bumatak sa isip ko that I've made the biggest mistake of my life, choosing you over her! Ikaw nang bahalang kumuha sa mga sa mga importante, sa mga kailangan. Of course, madam. Ikaw nang bahala magpadala kay Amor. Hindi ko alam kung paano. Kung alam mo lang, madam, pinapadali mo kung paano ko makukuha si Amor. Salamat. But Mrs. Alameda! Amor? Amor, my dear. What brings you here, Mrs. Alameda? Okay. I'll go straight to the point. Ngayon na hindi natuloy yung pirmahan niyo with Buenacorp, sa Alameda mo ba ibibigay ang Power Mart? No.
Don't tell me pinag-iisipan mo pa rin na makipag-partner sa mga Buena Vista. You know what, Amor? I really pity you. Hinahayaan mong paikutin ka ni Eduardo at ni Claudia. Matagal ko nakilala yung dalawang yan. They'll do everything for fame, wealth, and power. They're your stereotypical political family. Don't let them turn you into that pathetic woman that you used to be. Sa dami na ng pinagdaanan mo, I know you're better than that. Nakita mo ng kinalabasan dahil sa kabaliwan mo kay Amor? Hindi niya sinasagot kasi masama ang loob mo sa'yo. Sa'yo, alam ko lang. Nagpalit mo kami lahat kay Miss Amor. Dito po muna ako. Dito mas tahimik. Lahat nagmamahalan. Hi, miss. What are you doing here? Hindi kita pinapupunta rito. Don't worry, miss. I'm on official business. Inutusan ako ni madam para dalhin sa ito. What's in it? Something you need to hear. Hindi ba't sinabi mo sa akin na nararamdaman mo na merong plano si Amor? Kaya ang sabi mo, di ba, hayaan lang kita. Itutuloy mo kung ano yung mga pinaplano mo. Lalapitan mo siya, kakaibiganin, palalambutin para wala siyang magawa sa atin. O tapos ano? Oh, pinlano ko para sa'yo, para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Nagawa ko naman yung plano, ah. Napaikot ko si Amor. Napalambot ko siya na ibalik ko yung dating amor na kilala ko. Pero wala sa usapan natin na iwan mo ko. I have to win this election. I have to save myself. Masama mo. Ever since, alam nila ang plano mo. Dahil kay David. And guess what? Tinatago pa nila si Diego sa kasa. They're keeping you at bay. Sila pa rin ang mag-asawa. And in the end, sila pa rin ang magkakampi. Pagkatapos ng election, pag nakuha nila ang kapangyarihan ulit, sooner or later, ikaw ang babalikan ni Goff. Ikaw ang iipitin niya. Ang kapal lang din talaga ng mukha ni Goff, no? May pasayaw sa'yo pang nalalaman. Niloloko ka lang naman pala. Get out. Pero miss, ang dami ko pang ebidensya na ginagamit ka lang nila na kailangan mong malaman. Tsaka, hindi kita kayang iwan sa gintong kalagayan. I said get out! Bakit ka nagbalik sa buhay ko? Kumaganti ka pa ba? Bakit hindi ko makuha na lubusan kang kamuhian? Bakit parang gusto kong sabihin sa'yo na Eduardo, pinapatawad kita? Kasi may isang hindi nawawala. Amor, mahal pa rin kita. I never stopped loving you. Matagal ko nakilala yung dalawa yan.
They will do everything for fame, wealth, and power. They're your stereotypical political family. Don't let them turn you into that pathetic woman that you used to be. Yun! Pag masarap to. Debbie! Ella! Pa? Anak? Uwi na tayo. Tayo? Sana tay, lagi natin 'to nagagawa para na-exercise yung paa niyo, no? Eh, bakit nila tayo sinusundan? Dahil ba malungkot ka? Hindi ho. Sinisiguro lang ho nila na ligtas ho tayo. Ba't may kalaban ba? Tay! Tay, oh! Dahan-dahan, ho! Wala ho, tay. Walang kalaban. Hindi kami makakilis, madam. Marunong manlabas si Kaloy. Pati yung pamilya niya, kinupkup ni Miss Amor Powers. Nagpapalibutan sila ng maraming security. Wala akong pakailan kung agad-agad. Ang importante, madispat siya yung makaspak niya. Kuya, sandali lang ha. Medyo naihi kasi ang tatay. Siguro dito. Dito na lang kami. Sandali lang. Naka, ma'am. Bawal po dito sa village yan. Iwi na lang po natin siya. Naku, hindi eh. Baka hindi umabot. Naihi na siya eh. Yeah, magtatago na lang kami dyan sa mga down-down dyan. Oh. Tara, tay. Huwag na ho kayong sumunod. Ako nang bahala sa kanya. Dito na lang kayo mag-intay. Salamat. Tara, tay. Dito, dito. Dito? Mark. Ngayon, sabihin mo sa akin na may magandang nadulot naman yung pinapagawa ko sa'yo kay Amor. Naipadala ko na, madam. At sigurado sa mga oras na to, galit na si Miss Powers kay Gov. Mark is right, miss. Palabas lang ni Gov ang lahat na ito para hindi mo sila galawin during the elections. Ngayon nga daw, according to Mark, bumalik na siya sa mansyon. Miss, hindi niya talaga kayang iwan si Claudia kahit anong mangyari. Then it's time, Roma. Kuya! Kuya, okay ka lang? Bakit hindi ka tumawag? Nag-alala kami sa'yo eh. Lalo na si Nanay. Paano mo nalaman na nandito kami? Naisip ko kasi na tutulungan kayo ni Miss Amor. Na baka ito na yung huling magpapakita ako sa inyo. Uy, ano bang nangyayari? Basta kayo. Kayo mag-ingat kayo. Lumayo kayo kay Madam Claudia. Ikaw, lumayo ka kay Angelo. Ingat, pakiusap. Pakiusap, makinig kayo sa akin. Sige na. Ha? Kaloy! Kilala ko yun! Opo, tay. Si Kuya, tay. Kuya Kaloy, ho. Yung madalas mambuisit sa'yo lagi. Si Kaloy! Asan na yun? Tay. Kaloy! Ang panganay kong palaging nambubuisit. Pero ganyan lang talaga magmahal yan. Ang totoo, matapang yan.
manang-mana sa akin. Kaloy. Anak. Ba't ngayon ka lang? Ha? Naging pulis ka na ba? Ha? Marami kang trabaho, no? Ganyan talaga, anak. Hirap maging marangal na pulis. Pero, naniniwala ako sa'yo. Anak, naniniwala ako sa'yo. Wala na ako, Ina, ha? Ikaw nang bahala ka na. Tatay at tatay, ha? Madam, naniningil na po ang mentira. Ano itong sinasabi mo? Madam, nagkakagulo na po ang board member sa boardroom. Kapag hindi raw po nabayaran ng 80% ng mga inutang, at least over the past 10 years, makukuha po ang majority ng shares ng Buena Corp. As per the collateral agreement. Madam. Cancel the meeting. Gagawin ko to ng paraan, anak. Ako na munang bahala. Okay po. Yes, madam. Pakakawalan kita, pero magpapakalayo ka na. Pag magpakita ka dito ulit, tutuluyan kita na itidemo ko. Dito! Dito! Angelo, babalikan niya ako. Papatayin niya ako. Nasaan yung pera ko? Nasaan yung parte ko? Relax, Claudia. I had to have it removed. Sinisigurado ko lang na walang mabibig sa'yo na kahit ano. Akin lang yung pera ko. Kailangan ko yun. You have to believe me, Claudia. And you will thank me for it. Ginawa ko na dati, di ba? Inilipat ko sa ibang lugar. Tinanggal ko sa kasa. Eh, nasaan nga ngayon? Sa akin na lang muna. Pag nanalo si Eduardo, ibabalik ko sa'yo. Hayop ka. Mandurugas ka. Kinuha mo yung pera. Ibalik mo sa akin. Pera ko yun! Hello! Eduardo, halika na, sabayan mo na akong kumain. Oo nga pala. Hindi naman ako ang binalikan mo dito, hindi ba? Kaya kunwari, hindi mo ako nakikita, hindi mo ako naririnig. Kala mo naman, hindi ako nagbayad ng kinain mo. Claudia, pwede ba? Let's not argue anymore. Let's just be civil. Hinihintay ko lang dumating ang panahon na maintindihan ni Lian lahat. Oo, tama ka. Mga anak ko lang ang binalikan ko. Well, sana mamaya huwag mo ipakita sa mga tao yung pandidiri mo sa akin. Haharap tayo sa kanila sa meeting de avance. Ipanalo mo tong eleksyon mo, kahit lang para sa mga anak mo. But isn't it considered obstruction of justice, attorney, when someone witnessed a crime and failed to tell the truth? 20 years, attorney.
All right then. I'll call you later. Miss, mamaya na ang meeting de Avance. Everything is set. Magugulat na lang ang mga Buenavista sa mawiwitness ng buong Punta Verde. Sige. Alta, huwag mo kakalimutan yung AVP na pinagawa ko. Nandyan lang yan sa ibabaw ng table ko sa opisina. Importante yan ha, dahil nandyan yung lahat ng mga nagawa ni Eduardo dito sa Punta Verde. Huwag mong kakalimutan ha. Oh, yes, madam. Sandali, i-preview mo na nga rin. Tignan mo kung nasama nila yung pinadagdag ko, yung lahat ng mga nagawa ni Eduardo sa Punta Rojo nung landslide. Lahat ng mga natulungan niya. Of course, madam. O, sige. Ano to? Sigurado ka? Okay ka lang dito, ah. Yung mga nagbabantay naman nasa labas lang, ha? Sige. Tayo? Yung ikaw? Dapat maglalang binibitawan. Malamlam ang mga bituin ngayong gabi. Ina, I know I told you before that you should just cry it out. Pero ngayon ang sasabihin ko sa'yo, it doesn't deserve your tears. It's sad that once upon a time, you made a promise to each other. Na wala kayong ibang pangahawakan kung di ang pagmamahalan niyo sa isa't isa. Tama ba? Na hindi kayo bibitaw. Na wala kayong ibang pakikinggan kung di ang mga puso niyo lamang. Hanggat sa humantong sa ganito na hindi ka na niya pinaniniwalaan at wala ka na ibang magawa kundi ang magsisi sa bawat pagkakataon na umasa ka. Yung mga ganong klaseng tao hindi iniiyakan. Hindi sila deserving ng pagmamahal. Dahil sila mismo, binabali nila ang pangako nila.
alam mo na ang gagawin mo.